Tumuma ang bintana ng gulay sa Blooming Tint Market. Tumaas kasi ang presyo ng ilang gulay dahil sa bagyong Aghon. At live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Karamihan dun sa mga gulay Tagalog dito sa Blooming Tint Market sa Maynila ay tumaas ang presyo. Kaya naman yung mga kapuso nating mamimili, lalong dumudiskarte para makatipid. Sumipa ang presyo ng talong sa 70 pesos per kilo ngayong araw sa Blooming Tint Market sa Maynila. Mula yan sa 50 pesos per kilo noong nakaraang linggo. Nagmahal din ang sitaw na 120 pesos per bundle mula sa 80 pesos. Ang isang bundle o tali ay nasa 1.5 kilo. 10 piso naman ang itinaas ng kada kilo ng kalabasa na 60 pesos na mula sa 50 pesos. Tumaas din ang presyo ng pechay Tagalog at ang palaya na 120 pesos per kilo mula sa 100 pesos. Dahil tumaas ang presyo, medyo tumumal daw ang bentahan, sabi ng ilan nagtitinda. Baka dahil din sa bagyo kasi. Usually ganun naman eh, pagka humuulang ganun. O kaya parang kulang na lang talaga sa anong supply. Saan niyo po bang inukulang? Sa Divisoria, iba-iba kasing lugar galing din yan. Si Aling Rose, pinagkasya na lang ang kanyang budget para lang may mailuto siyang gulay. Tipid lang kasi mahal eh. Dati isang kilo bili ko, ngayon kalahati na lang. Patok din sa mga mamimili ang mga gulay na nakagayat na. Tulad ng kalabasa na 70 pesos per kilo, sitaw na 80 pesos per kilo, at ang palaya na 100 pesos per kilo. Mayroon ding pangpakbet na iba't ibang klase ng gulay na 50 pesos per kilo. Ang iba ito ang binibili. Tulad ni Maria Elena na may karinderya sa Quiapo. Ganun talaga, wala tayong magagawain. Tataas. Tataasan din namin ng presyo pag nagtinda kami. Hindi naman pwede walang gulay eh, no? Oo, kailangan may gulay talaga. Samantala, ikan dun sa mga gulay naman na galing sa Benguet, tumaas ang presyo ng repolyo sa 70 pesos per kilo. Pero may mabibili naman yung mga kapuso natin na naka-plastic na gulay na perfect pang chapsuy na 60 pesos per kilo.